Hello, welcome back sa tutorial na to. Tutorial number 15 sa ating grocery inventory systems. Yung gagawin natin is papalitan natin yung variable name. So, gawin natin itong barcode. Palitan natin ang variable na to na product. Okay, so product name, tapos ito text price, palitan natin ito text price, ito naman text GTY, palitan natin yung button, tingnan natin yung button, okay na to, yung pangalan ng button, hindi natin babaguhin. So dito, babaguhin natin to. Okay, BTN. Tapos, okay. Dito sa subtotal, babaguhin natin yung variable. Total. Tapos, babaguhin natin dito. Babaguhin natin. Display. Tapos, dito, babaguhin natin to na text bar. Okay, so tapos itong table baguhin natin. So yung gagawin natin dito is palitan natin itong pangalan, gagawin natin barcode, product, remove natin itong description, so hindi natin kailangan yan. Tapos kailangan natin ng price. Okay, palitan natin ito. Tapos palitan natin itong quantity, gawin natin itong quantity GTY. Tapos yung huli gawin natin total. Tapos remove na natin itong remove natin status, remove natin. So barcode, string, product, price, quantity, total. So close natin yan. So yung gagawin natin dito is right click natin yung barcode, select events, key press. So dito magsusulat tayo ng code. Una is gagawa tayo ng if statement. Check natin yung event. If event dot give key code will be equal to key event dot key. Enter. So piliin natin yung kapag in-press ng user yung enter sa ating keyboard, gagawin natin is execute tayo ng command dito. So una is gagawa muna tayo ng connection. So tapos mysql.cg.gdbc.driver. Tapos surround natin yan with statement with try and catch. Tapos gawa tayo ng connection, driver at get connection user root, password will be empty. So yung connection natin will be GDBC MySQL local host. Tapos pangalan ng ating database, grocery post system, grocery post system. Okay, so yung gagawin natin is add catch clause.
Tapos, yung gagawin natin dito is gawa tayo ng statement. So, statement equals con dot prepared statement. So, the statement na to, dineclare na natin to dito sa itaas. So, mag-declare tayo ng statement dito. So, dito, naka-declare na to dito yung statement. Saka yung variable na short set. So, remove lang natin to dito. Category item, hindi natin to kailangan. So, hanggang dito, remove natin yan. Okay, remove natin. Okay, balik tayo sa ating text field. So, scroll down. Tapos, yung SQL natin dito is select select from pangalan ng ating table. So, list product item. So, dito yan, pangalan natin table. So, product item. Tapos, where barcode is equal to yung barcode natin dito. Ito yung barcode. So, tapos, gawin natin dito is statement. Declare muna tayo ng string. Tapos, pangalan ng ating barcode. So, string barcode will be equal to ito, kung natin yung variable. So, string barcode copy paste dot text. So, statement natin dot set set string parameter will be index 1, tapos barcode. Okay, ito. So, ito yung i-query natin dito sa ating product item table. Tapos, yung result ilagay natin sa ating result set object. So, statement dot execute query. So, tapos, check natin. Magamit tayo ng if condition. Check natin kung yung arrays natin will be equal to false. Ibig sabihin, pag hindi nahanap yung barcode, kapag wala yung barcode sa ating dito sa ating product item na table, mag-show tayo ng dialog na isang alert message. So, message dialog is tapos type, lagyan lang natin na barcode not found. Okay, so yun yung message dialog na ipapakita natin pag hindi natin nahanap yung barcode. Else, yung gagawin natin is kung sakali yung barcode mahanap natin sa ating product table, yung gagawin natin is sabihin natin kay barcode dot set text. Tapos set natin kung ano yung ini-input ng user dito sa ating text field. Tapos yung gagawin natin, kunin natin to variable, set din natin, pala i-return natin. Okay, so ito tayo sa post control B dot set text. Tapos kunin natin yun sa result object natin. So get string by integer. So lagay natin to column index. Tapos i-return natin yung price. So kunin natin yung variable ng price dito, paste natin text will be rs dot get string column index. So return natin yung price ng ating product. So lagay natin column index 7 for 0, 1, 2, 3,
peso. Try natin na i-run yung program natin. So, lagay tayo ng barcode halimbawa. So, barcode not found kasi yung barcode natin. Ito yung number ng barcode natin. So, yung dialog na mag-alert sa ating user. So, type tayo ng or copy natin yung barcode na to. Or C, paste. So, i-return niya yung product value natin dito saka yung price ng ating product. So sa susunod na tutorial guys, yung gagawin natin is lagyan natin ng method itong add button na kung ano yung nandito sa text field natin is yun rin yung magdi-display dito sa ating table. So at saka okay, ang quantity value, so check natin yung kung magkano yung quantity na natitira sa ating product. So tapos yung subtotal. Okay, so yan yung susunod natin na gagawin sa susunod na tutorial. So thanks for watching guys, see you in my next video.